Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panibagong banat ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa YouTube live nga po ng ating kaibigan na si Silver Voice TV, ay muling naghamon ang angas ng Pinas na sana nga daw ay paghandaan ng mabuti ni Nonito Donaire ang kanilang laban. Kasi ang gusto niya umano ay yung masasaktan naman daw siya kahit papano dahil ayaw niya umano ng mahihinang suntok. Ang todo bigay kami. Yeah. Sana naman paghandaan niya para magandang laban. Para kasi ayaw ko lang mahihinang suntok eh. Gusto ko malakas yung masasaktan naman ako. Bukod dyan ay sinabi din kanina ni Casimero sa kanyang official YouTube channel na Quadro Alas It's My Boy na wala na daw lakas ang tinaguriang The Filipino Flash. Kaya naman easy work na lang umano ito para sa kanya. Kayang-kaya yun. Wala na yun. Wala na yung lakas. Easy work lang sa akin yun. Samantala, kung makikita natin lahat ng mga banat ni Casimero sa kanyang YouTube channel, ay makikita naman natin lahat ng mga banat ng kampo ni Donaire sa official Twitter account ni Ma'am Riel Donaire. Sa Twitter po nila sinasagot lahat ng mga banat ng angas ng Pinas. Kaya naman doon nyo po makikita ang side nila Donaire. Masyadong mahaba na po ang naging mga sagutan doon, kaya mas mabuti kung bisitahin nyo na lang mismo sa Twitter upang kayo mismo ang makakita at makabasa ng mga usapan nila. Basta po, ang issue doon ay pinupush ni Ma'am Riel na papirmahin ng kontrata si Casimero para sa application ng VADA testing. At sinasabi nila na panaiiwas pa din umano si Casimero sa VADA testing. Kahit panangako na si Ma'am Riel na siya na daw ang magbabayad para sa testing at pag-enroll ni Casimero sa VADA. Nang sa ganon ay wala na umanong dahilan pa si Casimero na tumanggi sa testing. At sa katunayan nga po ay pati ang MP Promotions President na si Sean Gibbons ay sumausaw na din sa gulo, kaya naman medyo nagkakapalitan na din ng mga salita si Gibbons at Rachel. Subalit ganun pa man ay may pinakita nga po ang kampo ni Casimero na screenshot galing sa BoxRec kung saan mababasa natin na naka-enroll si Casimero sa VADA at na mag-e-expire ito sa March 1, 2022 pa. Habang ayon naman sa kampo nila Donaire ay mismong ang VADA daw ang nagkumpirma sa kanila na kasalukuyan umanong hindi naka-enroll si Casimero sa VADA. Kaya naman dahil dyan ay masyadong magulo talaga ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang kampyon dahil magkasalungat ang sinasabi ng kampo ni Casimero at Donaire. Ganun pa man ay isa lang ang ibig sabihin nito mga idol. Mas lalong gaganahan ang dalawa na basagin ang mukha ng isa't isa sa gabi ng laban nila sa August 14. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni Errol Spence Jr. kahapon sa ES News na walang duda na mas malaki para sa kanya ang Spence vs. Pacquiao kaysa sa Spence vs. Crawford dahil di hamak naman umano na masikat ang ating pambansang kamao kung ikukumpara ito kay Crawford. Dagdag pa ni Spence na kahit saan ka daw magpunta ay kilalang kilala umano ang pangalang Manny Pacquiao. Bukod dyan mga idol ay kinumpirma na din na T-Mobile Arena sa Las Vegas ang magsisilbing venue ng mega event na ito sa August 21. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PA.